Hello, beautiful people! Welcome back! It's Everything Nice with Mitch, Succulent Love. At ini-invite po kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para wala kayong ma-miss sa ating mga videos. Ayan, so konting kembot na lang marap na tayo magpamigay ng succulent. And nag-announce na ako sa fan page ng complete list natin ng mga sumali sa lucky subscriber. So kailangan present kayo pag nag-live tayo. Para pag bumunod ako, kailangan nandun din kayo. So, wala pa tayong definite date. So, mag-update na lang ako sa page kung kailan ito mangyayari. Definitely, dito sa aking YouTube channel ako magla-live. So, kailangan present kayo ha. Bawal ang absent sa mga nagpalista. So, our vlog for today is the importance of potting mix at sino marirecommend ko para mabilis magpaugat ng Astro at Gymno. Hello, hello, hello. Ganun dapat, hello. Pagbabatiin mo yung friends mo, hello. Ganon. Hello, beautiful people. Alam ko gusto niyo ang beautiful people. Ayan, so our vlog today is about potting mix. So when you say potting mix, alam ko ang unang pumapasok sa inyo ay pamistone. Yes. So, ayun. Originally, ito talaga yung pamistone yung ginagamit natin sa paa. Ayan. Pampatanggal ng kalyo, diba? So, nasabi ko na to dati sa vlog ko, pagka every barrier, huwag kayong gumamit ng pamistone kasi maluluto yung yung nakasayad na leaves nila dun sa pamistone. So, kapag ka nakaangat, pwede kayong gumamit ng pamistone, pero kung ganitong sayad, don't. Ayan. So, punta naman tayo kay lava rock. Commonly natin din ginagamit to. Yun nga lang kasi, sa lava rock, sharp siya. So, ayan. Sharp siya. Kaya minsan, ang mangyayari, pwede niya matear yung stem ng succulent or even yung sa gymno. Kasi, natry ko to kay Romanoma. Alam niyo, pumangit yung succulent ko nung tinap ko sila. Tsaka kay Awayuki. Ayun. So, bakit ba tayo nagta-toppings? Kasi, pag nag-toppings din tayo, prevent din yan na makuha ng birds minsan. Pero, may nagsabi sa akin, si Daisy, hindi pa rin effective sa kanya kahit mag-topping siya. Talagang, ninenenok pa rin ng, pinaglalaroan pa rin ng ibon yung kanyang succulent. So, ayun. Other thing sa pagta-toppings, yun nga, pang-develop ng roots, and then, para ma-prevent din pumasok yung mga insects, ganun. So, yun din yung kahalagahan ng toppings, para hindi din pumasok yung mga insects directly dun sa soil mo. Nahihirapan sila. Ayun, i-add pa natin. So, bakit ba ako naglalagay ng toppings or yung mga napapanood nyo? Kasi yung toppings din, it serves as protection talaga sa mga succulent. Especially kapag nagwa-water kayo para ma-prevent yung pag-apaw ng soil doon sa pot nyo. And other thing, para ma-prevent yung pag-rot ng stem, tsaka kapag ka maaraw, hindi directly dun masusunog yung plants nyo. Alam ko din, akadama, humihigop din yan ng heat dun sa soil as well as yung mga masato. And sa US, usually ginagamit nila yung pebbles kasi parang hinihigop niya yung init dun sa soil nyo. Kaya pansinin mo sa US, yun yung sa mga arrangement nila, yun yung nakapatong usually. Ayun. So, yung pamis, pang tsaka kanuma, yung mga toppings na yan, pang soil aeration din kasi siya. Yung iba, inihahalo din yan, yung mga akadama, kanuma sa soil. So, sa Korea, Vietnam, pure yung gamit nila na kanuma or masato. Sa Japan naman kasi originated yung akadama usually ginagamit nila sa orchids, tsaka bonsai, tsaka yun nga, sa succulent na din. Pure, ang mahal kasi ng akadama, diba? Pang rich, ganon. So, yung mga kanuma na yan, akadama, they are acidic. So, pinaka-slightly acidic yung akadama. And yun yung gusto ng ating mga succulent. Slightly acidic. So, when it comes to gymno and astro, best talaga is gumamit kayo ng masato or kanuma or
akadama or cultured soil. Dami naman. So, yun yung best sa kanila para mag-ugat. Especially sa gym, no? Minsan nahihirapan yung iba magpa-gym, no? Hinihintay ng 1 week, wala pa rin. Isa lang yung nagkakaroon ng roots. So, the best choice is cultured soil. For me, ha? Or akadama or even masato. Kahit alin dun sa kanila. Pero sa akin, for gym, no, is cultured. And then for astro, masato soil. So, kung gusto niyo talaga, 2 days pala mag-uugat yung inyong mga astro gym, no, you have to buy yung dalawa. So, it's up to you pa rin kung ano kaya niyong bilhin. Hindi naman kailangan na required na ganito, eh. Kung wala kang pambili, edi, i-moist mo na lang. Hintayin mo na lang ang pagsibol ng ugat ng iyong gym, no? Kung kaya mo naman maghintay, ba? Diba? Pero yun nga, maganda pa rin kapag maganda yung soil mo. Kailangan mo pa rin mag-invest ng magandang soil. Pero kung ano yung kaya mo, o ba? Diba? Dilito ko lang kayo talaga. Ayan. So, meron din akong cultured soil. Ayan. Alam kong kilala nyo na si cultured soil. Marami na pong gumagamit niyan nowadays. Ba? Diba? Marami nang gumagamit sa kanya. Pampaugat, wala kasing nakalagay kung saan siya gawa. Basta, cultured soil is made from the Philippines. Ayan. So, check na natin yung ano, yung mga soil. Check na natin yung ano, mga dinilig ko dati yung sa vlog ko na ito. So, after 1, 2, 3, 4, 5. Siguro mga 5 days. Ito. Check natin kung may ugat na sila. Okay. So, ano na siya? Kapit na siya. Oh. Kapit na siya, guys. Oh. Walang ano to. Walang keme. Ito wala. Ito din wala pa. Ayun. So, the rest ay kapit na. Ito hindi masyado. Ito kapit na din. Ayan. So kapit na sila. Tapos let's check sa gym, no. This is masato soil. So sa masato soil tsaka kaakadama, wet silang tingnan. Tingnan nyo, wet pa siya. Ayan. So ibig sabihin, wag muna tayong mag-delay. Pagka nag-lighten na yung color niya, like this one, pwede na tayong mag-delay. So, ito guys, basa pa yung soil niya. Ayan o. Diba? Mas basa ito. Pag ito, nag-lighten, pwede ko na siyang diligan. Ayun. Ganun yung magic ng same as akadama at saka masato. So, ayan. Wet pa yung soil niya. Kasi a day pa lang to. Baka pag napanood nyo na itong vlog ko na to, is medyo late upload na ha. Ayan. So, punta tayo sa gym, no? So, check natin kung may roots na sila. This is cultured soil. So, ito, wala pa masyado. Ito, okay, kapit na siya. Ayun. So, meron na din siyang ugat. Pag ganyan, nag-uugat na siya. Meron na yan. Hindi niya lang nakikita kasi nakakapit na siya doon. This one, okay, meron na din to. Ayan. Eto, kapit na siya, oh. Aray ko, tusok ako. Ay, tanggal. Ayun, oh, kapit na kapit. Pero kapit siya, eh. Hinila ko kasi. Ayan. Tapos, kapag ka nag-roots na din sila talaga, minsan makikita nyo, meron silang, ano dito, meron tumubo na spine, ganorn. Ayan. Minsan may tutubong spine dyan. Kapag ka talagang ano na sila, well-rooted, ganon. Hirap sabihin. Ayun. Ito din, okay, wala pa. So, yung iba, meron. Yung iba, wala pa. Eh, imamoist ko na lang din ulit. Ito, pero ito kapit na. May natanggal doon. Ayun, oh, meron na siyang mga white. Kapit natin. Ayan. Si Agaboy, hindi ko na na-chismis. Pero ang ginamit ko sa kanya, cultured soil.
Ewan ko lang kung may new reps, tsaka na natin i-check pagka medyo naka 1 week mahigit na. So ito din. Okay, wala pa din. Ay, meron na din. Oh, kapit na siya eh. Ayan. So this one, yung nabili ko kay Joanna Succulent. Mixed siya. May star shape, may floppy. Ayun, may kabuto, super kabuto, ganun. O, ayan. So, that's it. Pansit. Tapos, ito yung pinropa ko. Ayan. Yung tinanggal ko sa grafting. Dito ko sila nilalagay. Tapos, ayun. Meron na siyang new roots. So, ginamit ko cultured soil. Doon sa top. Ayan, no. Meron na siyang new roots. So, yun. Binomoist ko siya every 2 days. Tapos, si Crispy. Ang laki na niya. Nakakatawa siya. Ayan. So, ayan ang importance ng toppings. And for gymnos, kung gusto nyo talaga sila mag-ugat and astro, recommended ko for gymnos is cultured soil, and for astro, Masato soil. So, mas trip ko talaga si Masato versus Akadama and Kanuma soil. So, ayan na. Update ko na din sa mga bagong tanim na astro at gymno. Nakita nyo naman, mostly ha, nag-ugat na yung iba. Wala pa. Pero karamihan nga, mostly, paulit-ulit, mayroon na silang ugat. And makakatulong din yung pag-moist ng soil. Moist lang ha, hindi dilig. Ayan. So, I hope mayroon kayo natutunan sa aking vlog at nag-enjoy kayo. And thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch Succulent Love. Your nurse Plantita saying God bless at lagi mag-ingat. Keep in touch. Malapit na tayo magpamigay ng succulent astro gym, no? Keep in touch!